Yo, what up sa inyo lahat? WB Mila at yung time mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanik TV. Subscribe yan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, breaking update, walang kawala, lahat sa Kongreso, Palasyo, Kumilos na BP Sara, Lenny, nag-usap na. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mang sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos kumpirmadong balita na kinumpirma na mismo at binasag ang report ng team ni former Vice President Lenny Robredo na pumunta sa kanya ang Agila ng Mindanao at kasalukuyang Vice President ngayon na si Sara Duterte. Mga dilawan, kakamping at maging ang mga loyalista ay tunay na nanggulantang at nataranta na. Former Vice President Lenny Robredo, binasag na ang katahimikan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ganyan mang bulabog ang Agilan ng Mindanao. Tapos ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay former Vice President Lenny Robredo at nagulantang ang mga kakamping dilawan at maging ang mga loyalista. Hindi nga raw alam ng marami sa ating mga supporters ni Marcos Jr. kung ano na ang kanilang susunod na gagawin matapos silang sabay-sabay na mabulabog ng kumpirmahin mismo ng dating Vice President na si Lenny Robredo na personal na nagtungo sa kanya ang kasalukuyang Vice President at former Mayor ng Davao City na si Sara Duterte para kumustahin ang kanyang kalagayan maging ang kanyang pamilya. Ngunit datapwat iba naman ang pananaw nito noong mga ilang mga political strategies dahil para sa kanila naging pag-aaral ay tila may naging ibig sabihing interview ni Lenny Robredo at maging ang pagpunta ng biglaang ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte sa Naga City. Tila pareho nga daw na naging kapalaran ang dating Vice President Lenny Robredo at ang former mayor ng Davao at kasalukuyang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte dahil si BP nabudol ni Marcos Jr. at ang Marcos ang administration matapos silang makaupo sa pwesto ay pinabayaan lang at tinaydor pa. Sa kaso naman ni former Vice President Lenny Robredo, nang matalo siya sa pagkapangulo noong 2022 election, iniwan siya ng Liberal Party na pag-alaman pala na tila balak pala noon na magprotesta ni Lenny Robredo sa kanyang pagkatalo. Ngunit hindi raw ito tinuloy ng kanyang mga protesta dahil hindi naman siya nakakakita umano ng suporta mula sa kanyang mga dating kaalyado at maging sa Liberal Party mula kina Trillanes, Laila Dilima, at maging kay Risa Honteberos dahil sila ay kakampi na sumisipsip na umano kay Marcos Jr. at kalaunay tila iniwan na siya sa ere. Kahit na napabalitang tatakbo siyang mayor sa Naga City ay wala pa rin itong nakuhang suporta mula sa dating kaalyado at maging sa Liberal Party. Ayon pa sa latest vlog ni Maharlika ay kanyang isiniwalat at ibinunyag na tila may kinalaman ba ang pagpunta ng kasalukuyang Vice President kina Lenny Robredo. Posible nga kayang hindi ito patungkol ang nasabing meeting ng dalawa sa personal na issue lamang. Kung ating matatandaan kamakailan lamang mga kapanig na mayroon itong affidavit si Atty. Glenn Chong na tugma naman doon sa nasabing sumuko na ang may-ari ng Smartmatic noon. Kaya tila malakas ang hawak na ebidensya ni Atty. Glenn Chong. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, hindi nga raw babalak nila ituloy ang protesta na di umanay ng daya itong si Marcos Jr. noong 2022 election. Kaya rin ba nakipag-usap si BP Sara kay Lenny Robredo? Ano kaya ang palagay ninyo mga kababayan? Nang lumabas nga ang balitang ito ay iba naman ang pananaw dito ng mga ilang mga political strategies dahil para sa kanilang naging pag-aaral ay tila may naging ibig sabihing interview ni Lenny Robredo at maging ang pagpunta ng biglaan ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte sa Naga City para daw sa kanila ang kumpirmasyon galing mismo sa dating pangalawang pangulo at ng kasalukuyang pangulo ay isang hudyat umano na tila maaring kumalampag sa mga dilawan at mga loyalista. Tila hindi nga raw nila magugustuhan ang mga posibleng susunod na mangyayari dahil na kahit pa sinabi ng pangalawang pangulo na personal at hindi political ang pagpunta niya sa Naga City. Hindi raw maaalis ng taong bayan ang katotohanan na ang dalawang babaeng ito ang siyang nakakaalam umano
kung ano ba ang tunay na baho ni Marcos Jr. Dahil sa nasabing pareha sila ng hinahawakan na posisyon, ay parehas din sila nakalaban politically si Marcos Jr. Sa katunayan, sa nagdaang interview, mismong si Sara Duterte na mismo ang nagsabi at naglabas ng pahayag ng never again sa mga Marcos. At ito rin ang katagang sinabi rin ni former Vice President Lenny Robredo na hindi raw dapat pabalik sa pwesto si Marcos Jr. Kaya't para mismo sa ilang mga political strategist at analyst, mayroong posibleng malaking pangyayari ang gugulantang sa political arena na mayroon ang bansa. Dahil sa kanilang naging pag-aaral, may posibilidad na magsanib pwersa ang dalawang parehas na hinawakan ng Office of the Vice President at minsan nang nabudol at nasabi na never again na talaga sa apelyidong Marcos. Narito naman ang official statement ng Office of the Vice President tungkol sa Bicol trip ni Vice President Sara Duterte. And I quote, statement on the Vice President Bicol trip. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Piña Prancha Fiesta. She was invited by a Bicolana friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Piña Prancha on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Lenny Robredo during his stay in Naga. Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, talagang mambubudol talaga ang pamilya Marcos. Mga ganid, nakakahiya. Wala silang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Kaya dapat lang BP Sara na ipaglaban mo ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Stay strong. Marami ang nagmamahal sa iyo. Sana ako. God bless you and your family. Siguradong mabait yan si Lenny katulad ng asawa niya. Ang problema lang noon ay nahawakan siya ng mga oligarko at mga Aquino. Sana may magandang resulta ang pagkikita ng dalawa. BP Inday at Lenny, basta suportado kami at masaya para kay BP Inday Sara. Solid Duterte. Yes, si BP Sara kasi ayaw niyang mandaraya. Transparent ang gusto. Balini siyang magtrabaho. Kaya panig niya talaga ang Diyos sa langit at mga tao sa buong mundo. God bless you, BP Sara Duterte. Always protect and He guided you always. We love and fully support you. Huwag ka sana basta magtiwala, my beloved Vice President Sara. Alalahanin mo po, politics is the best dirtiest. Kaya baka katulad ka din yan ni Marcos at baka gusto lang ni Lenny manalo. Dahil na naman support ng Duterte, please huwag nang magtiwala. Magsulo na lang tayo. Total kakampi nyo pa ang taong bayan. Mahal ko po kayo, Family Duterte. In the name of my Tatay Rodrigo Duterte, mabuhay po President Sara Duterte. Duterte, opinion lang po sa mga kasama ko na Marcos loyalist. Na ipanalo na natin ng Marcos. Ano pa ang ipaglaban natin? Lahat ng pangako, wala nang hinaharap natin. Yung tunay na maglilingkod sa ating bayan. Dito na tayo sa tunay pag-asa ng bansa. Sara Duterte for President 2028. End quote. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At yun nga mga kabalits natin, no, yung talagang napaulat umanong pagpunta nga ni BP Sara dito nga. No, ay dating nga Vice Presidente Lenny Robredo nga no, na kung saan eto nga dalawang to, eto ilang nga ba umano magkaugnay ngayon ng kapalaran nga daw dahil nga sa mga pag-iwan o tila nga ba talagang pagtalikod umano ng dating mga kakampin nito. Na ito nga ang tila nga ba ngayon ang isang malaking katanungan kung ano ang natalakay o napag-usapan itong dalawang nga naging vice presidente nga na ngayon ng kasalukuyan at ito nga dating vice presidente na si Lenny na ito nga ang pagbisita nga ni Inday BP Sara nga rito ang naging issue ngayon. Na dito nga tila nga ba nagbibigay ng malaking katanungan kung ano ang nagiging plano nito ni Inday BP Sara at nito ni Lenny Robredo sa pagbisita at pag-uusap umano ng dalawang ng dating vice presidente at ang ating vice presidente ng si Inday BP Sara. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais niyo komento patungkol diyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumalayang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.